Kumusta kayo mga students namin? I am Teacher V and welcome here on my channel. Tutulungan kita na maintindihan ang topic tungkol sa triangle congruence. This is for grade 8 learners, quarter 3. Once again, I am Teacher V at ako ang makakasama mo ngayon sa pag-aaral mo ng mathematics. So let's start! Ang ating learning targets or objectives at the end of this video are the following. First, you will know how to identify the corresponding chords of two congruent triangles, illustrate the triangle congruence postulates, and determine the necessary parts to show congruence between the triangles. So, first, let's talk about congruent triangles. So, when we say congruent from the word congruent, meaning equal. So, we can say that two triangles are congruent if and only if their corresponding parts, their corresponding sides and angles are congruent. We use an abbreviation of CPCTC, which means corresponding parts of congruent triangles are congruent. Yung iba kasi sino-shortcut na lang dahil ang haba nga naman. So, para mas madali, CPCTC na lang. Basta pag meron kayong nakita sa math na CPCTC sa mga math books, ang ibig sabihin nun, corresponding parts of congruent triangles are congruent. When we say corresponding sides or angles, it means that the side or angle of one triangle and the side and or angle of the other triangle are in the same position when matched. So you may have to flip one triangle to make a careful comparison and find its corresponding parts. Okay? So ito, corresponding sides and angles, ito yung mga angles or sides sa ating triangle na pareho ng position or ng pwesto. Especially pag pinag-match mo na yung dalawang triangle. And may mga cases kasi na parang nakakalito siya. Akala natin hindi congruent triangle. Pero pagka minatch natin or pinagpattern natin yung triangle, same lang pala sila. So, papakita ko yan sa inyo ngayon sa video lesson natin today. So, let's have our example. I have two triangles. So, we have the triangle ABC and the triangle DEF. All we need to do is to name the corresponding congruent sides and angles. We can say that they are congruent kasi kapag pinag-match mo silang dalawa, makikita mo na pareho lang pala sila ng triangle, iniba lang ng pwesto. At para mas madali nating ma-identify yung mga congruent parts niya, naglalagay tayo ng mga markings. Okay, this mga mark na to, yung sa angle, ganito yung markings natin. So, ang corresponding angle, nitong angle C natin, is yung angle F. Then, dito naman, sa angle B, ang corresponding angles natin dito, or kapartner niya na angle, is ito, yung angle E. Kasi pareho silang may tatlong pa-curve na ganyan. And yung isa pa, yung angle A, ang corresponding angle niya is itong angle D. Sa sides naman, meron din tayong tinatawag na corresponding sides. Yung side or segment AC, ang corresponding side niya is segment FD. Ayan, pareho silang may isang markings na guhit. Next, yung corresponding sides ng segment CB, ang kapartner niya dyan or corresponding sides niya is si segment FE. And yung isa pa, si segment AB, ang corresponding side niya is segment DE. So, madali kung may markings kasi hanapin mo lang yung may kapareho niya ng markings and then yun na yung corresponding parts niya or angle. So, yun yung sinasabi natin corresponding parts ng triangle, yung kanyang corresponding sides and corresponding angle. So, laging anim yan. Anim palagi. So, tatlong corresponding angles and tatlong corresponding sides. Ang gawin lang natin is i-flip natin itong triangle at ipatong natin dito sa isang triangle para mapatunayan natin na talagang congruent sila. Kasi parang sa unang tingin, di ba parang hindi naman sila congruent or hindi naman sila equal, magkaiba yung size niya. Pero let's see. So, ipiflip ko to or ipapatong ko siya dito sa unang triangle natin. Makikita ninyo na equal sila. Ayan. Wait lang. So, ayan. So, nakita ninyo?
yung dalawang triangle natin kanina, naging isa na lang siya kasi pinagpatong natin siya. So, nag-overlap na sila sa isa't isa. At dito, pagka pinagpatong mo yung dalawang triangles, madali mo nang makakita kung ano yung mga corresponding parts niya. Kita mo na yung mga corresponding angles niya. So, itong angle A, ang corresponding angle niya is angle D. So, tama. Ang angle B, ang corresponding angle niya is angle E, and yung angle C, ang corresponding angle niya is angle F. Sa corresponding sides naman niya, yung segment AB, so ito, segment AB is congruent to segment ED. Ayan, ED. So pareho sila ng side, or corresponding side. Then, yung segment BC, is congruent to segment F. And yung last na corresponding side is segment CA, okay, congruent to segment FD. Ayun. So, yun yung mga tinatawag natin, mga corresponding angles and corresponding sides ng ating triangle. So, balik na lang ulit natin. Ayan. Kaya, ito yung original na ayos niya. So, nakita ninyo, akala nyo hindi sila congruent, pero nung pinagpatong natin sila or pinagmatch natin sila, makikita ninyo na yung kanilang mga corresponding parts are congruent. This time, let's talk about included angles and included sides. When we say included angle, it lies between two main sides of a triangle. Let's look at our example to understand the meaning of included angles. Let's say we have triangle LSY and we have the two sides or segment LS and segment YS. So, yan yung ating dalawang sides ng triangle. Sabi sa included angle, yung angle daw na nabubuo kapag nag-name tayo ng dalawang sides ng triangle. So, ito yung dalawang sides ng triangle na nabuo. Anong angle ang meron pareho sa kanila? Okay, you're correct. Yung angle S. Ito ngayon yung tinatawag natin included angle. Another, segment LY and segment YS. So, LY and YS. Anong angle ang nabuo or parehong meron sa kanila sa sides, dalawang sides na to? So, merong nabuong angle and that is angle Y. Next, segment LY and segment LS. Ayan. So, yan yung dalawang sides natin at meron yung tinatawag na included angle. Yung included angle, yung angle na nabuo or yung angle na merong pareho sa kanila. And that is angle L. So, yun yung tinatawag nating included angles. Okay? So, yun yung angle na nabubuo pag nag-name tayo na ng dalawang sides ng triangle. So, depende kung anong sides yung tinutukoy. Sabi natin na the common vertex or common endpoint of the two named sides is the included angle. So, para mas madali, kung sa nagtagpo yung dalawang sides, yun yung angle na mabubuo. Diba? Kung sa nagtagpo yung dalawang line na to or dalawang sides na to, yung point na nagtagpo sila, yun ang magiging included angle ng ating triangle. Paano naman yung included sides? So, sa included sides naman, it lies between two named angles naman of a triangle. So, let's see. So, we have the triangle IEL. At merong angle E and angle I na given dito at hahanapin natin yung included side niya. So, angle E and angle I. So, ano yung included side niya or yung sides na kasama yung angle E and kasama rin si angle I? Okay, you're correct. IE or simply EI. Pwede naman magkabaliktad. Another, si angle L and si angle I, ano kaya ang included side nila? Anong side yung meron sa kanila pareho? L, I. And lastly, angle E, L, I. So, ito yun. Or simply angle L. And yung isa pa, angle I, E, L. So, angle E. So, anong side ang meron pareho sa kanila? Okay. Yung side or segment L, E or segment E, L. Or to make it simpler, pag kinukuha ang included side ng dalawang angle, pagsamahin mo lang sila, di ba? EI, ayan, ayan yung side. LI, okay, LI. Then ito, yung vertex nito is L and then ito vertex niya is E. So, pagsamahin mo lang yan, LE. So, yun yung included side.
Okay, so malinaw na sa included angles and included sides. Punta na ngayon tayo sa different triangle congruence postulates. Unahin natin yung SSS, or side-side-side congruence postulate. We can say that we have the SSS congruence postulates kung three sides of one triangle are congruent to the three corresponding sides of another triangle. Then, the two triangles are congruent. So, madali lang malaman kung SSS yung congruence postulate. Kapag kaya congruent yung tatlong sides nila, di SSS congruence yung meron siya. Katulad itong triangle natin. So, may mga markings naman, kaya madali nyo malalaman. So, ang segment NO, congruent siya sa segment ER. Then, yung segment OM is congruent to segment RS. And segment NM is congruent to segment ES. So, titignan nyo lang yung mga markings. Kung ano yung kapareho niya ng markings, yun yung congruent side niya or congruent parts niya. Another triangle congruence postulate is the SAS or side angle side congruence. So, ano naman to? If two sides and the included angle of a triangle are congruent to the corresponding two sides and the included angle of another triangle, then the two triangles are congruent. So again, two sides. So may dalawang sides dito na congruent kasama yung included angle. Ayan. So kailangan sa SAS, ang congruent is yung included angle ng dalawang side. Alright? Tignan natin. Ito sa ating triangle. So meron tayong dalawang sides na nakamark dito. So ito, at saka ito. So congruent sila. And merong isang angle. O yung included angle nung segment MA and segment RA, which is ito, yung angle A, kasama or congruent din. So, ito yung tinatawag nating SAS. Okay? Tignan natin yung mga congruent or corresponding parts niya sa side. We have segment MA is congruent to segment NI. And punta tayo sa angle. Ito yung angle A is congruent to angle I. And yung isa pang part is yung side. So, segment AR is congruent to segment IC. So, side, angle, side. Pero if in case, halimbawa, yung angle ay nandito, nandito kunyari sa taas, masasabi ba natin siyang SAS? Okay, hindi siya SAS. Hindi siya side, angle, side congruent. Kasi wala siya or hindi siya included angle ng dalawang side. Kailangan included angle. If in case nandito rin, sa halimbawa dito, sa angle R, tapos dito, angle C, congruent. Hindi mo rin pwedeng sabihin na SAS sila or side angle side kasi hindi din niya to included angle nung dalawang side. So, kailangan, again and again sa SAS, kailangan included angle yung congruent dun sa other or corresponding parts niya o sa other triangle. Okay, kaya side, angle, side, congruent. How about yung ASA or angle side angle congruence postulate? So, if two angles and the included side of a triangle are congruent to the corresponding two angles and the included side of another triangle, then the two triangles are congruent. So, dito kailangan, bukod sa dalawang angle na given or congruent, dapat congruent din yung kanyang included side. So, you can see na meron dalawang angle, okay? Tapos, may isang side na congruent. At itong side na to ay included side nitong angle D and angle E. So, masasabi natin itong ASA or angle side angle. So, punta muna tayo sa angle. Kunin muna natin yung angle na congruent. So, angle E. So, ang congruent niya is angle P. Punta naman tayo sa side. Okay, ito na yung included side. So, ED is congruent to segment PA. So, yan yung side. And yung isa pang angle na congruent is yung angle D and angle A. Yan. Remember, sa ASA or angle side angle congruence, dapat yung side na gagamitin natin dito is yung included side ng dalawang angles. Hindi po pwede na ito yung congruent sa kanila. Halimbawa, segment ES and segment PU, yun yung congruent. Hindi natin yun masasabing ASA or ASA. Why? Kasi hindi naman included side itong segment PU and segment ES. So, hindi siya included side, hindi yun ASA. Pero kung nandito, ayan,
included side siya ng dalawang angles natin, dun lang masasabi na ASA. Okay? So, wag malilito dyan sa ASA. So, parang katulad lang din kanina sa SAS, sa side angle side. So, doon kailangan yung gagamitin mong angle is yung included angle. Dito naman, yung gagamitin mo dapat dito na side is yung included side. Okay? Ayan. So, nakakatatlo na tayo. SSS, SAS, and then ito, pangatlo, ASA. Now, how about itong last one, AAS, or angle-angle-side congruence postulate? So, ito ay iba sa ASA, or angle-side-angle. Iba to. Another congruence postulate din to. So, anong pinagkaiba nito dun sa isang nabanggit ko? So, itong AAS, if two angles and non-included side of one triangle are congruent to the corresponding two angles and the non-included side of another triangle, then the two triangles are congruent. Ayan, dito napapasok ngayon yung non-included side ng triangle. So, assuming that we have this triangle, so triangle EAD and triangle ECB. So, makikita ninyo may dalawang angle na congruent. So, dalawang angle, tapos meron ding side na congruent. Pero, pansinin ninyo na yung side na to, hindi siya included side nung dalawang angle natin. Yung angle A, and angle C, then angle E natin. Hindi siya yon yung included side, non-included side siya. So, pwede pa rin ba natin itong makonsider na congruence postulate? Okay, yes. Kasi, ito na ngayon yung tinatawag nating AAS. So, dito, congruent yung non-included side nung dalawang triangles natin. Okay? Kanina, yung congruent, yung included side, yun yung ASA, or angle side angle. Pero dito sa AAS, ang congruent is yung non-included side. So, sulat na natin yung mga congruent parts niya. So, angle muna. So, angle A is congruent to angle C. Then, angle ulit. Angle E is congruent to angle E. At ihuhuli natin isulat ngayon yung side. Okay, angle side. So, side naman, segment AD is congruent to segment BC. So, nakita nyo yung difference ng AAS at saka ASA. Okay, so sa ASA, included side. Sa AAS, non-included side. So, mag-practice tayo para mas maintindihan ninyo yung pagkakaiba-iba nila. So, identify the missing information to show the indicated triangle congruence in each pair of triangle. So, ito ay SAS daw, SAS. So, we have segment RI is congruent to segment RL. Tapos, angle I is congruent to angle L. So, kailangan yung panghuli is side kasi SAS or side angle sa side. So, ano kayang side yung congruent? Okay, ang sagot natin dito is yung segment IE is congruent to segment LE. Okay. Ito yung mga sides na meron yung angle I and meron yung angle L. How about this triangle? So, by ASA naman or ASA. So, ang congruent angle natin is angle O is congruent to angle E. Then, yung side natin, segment OV is congruent to segment EL. Ayan. At angle, anong angle pa ba yung gagamitin natin? Angle V is congruent to angle L. Okay, so ito yung gagamitin natin kasi ito yung kasama dito sa side na to. Remember, sa ASA, kailangan yung included side yung kasama. Okay. Next, ayan, ito madali lang to. Ito pinakamadali eh, yung side-side-side, diba? So, dito, LJ, or segment LJ is congruent to segment AY, segment YJ is congruent to segment YJ, and yung isa pang side, segment LY is congruent to segment AJ. So, this is triangle congruence by SSS. Ngayon, tignan naman natin yung mga boxes natin. So, modules are provided to learners as temporary solution to prevent the spread of COVID-19 virus since face-to-face classes are not yet feasible. So, select your answer from the given choices below. So, kunyari, ito yung mga boxes na nilalagyan nyo ng mga modules nyo. May question. So, pili lang kayo ng isa, anong klaseng congruence postulate meron yung mga given triangles natin. So, dalawang side yung congruent and isang angle. So, madali lang. Dalawang side and angle. Eh, SAS or SAS.
Okay, number two. So, tignan naman natin. Ito, napakadali lang ito. Ito din yung favorite ko sa apat eh. Kasi napakadali niyang masagutan. So, ito, obviously, this is side-side-side or SSS. Kasi yung tatlong sides niya ay congruent. O yung tatlong sides niya may mga markings. Okay, so SSS. How about this one? So, tignan natin. May dalawang angle tapos isang side na congruent. So, dalawang angle and isang side. So, ang pagpipilian lang natin ng dalawang angle ay itong ASA or AAS. Pero, itong side niya ay included side. So, kapag included side, ASA. So, this is ASA. Next. Oh, ito, madali lang din. Diba? Hindi mo na kailangan mag-isip pa. Tatlong mga markings. Lahat ng side may markings. Edi SSS yan. Next. Tignan natin. Ayan, may dalawang angle, tapos may isang side. So, pagpipilian natin, dalawang angle, isang side, ASA or AAS. So, ano kaya? Okay, so, included side to, kaya ASA. And last one, ano kayang triangle congruence ito? So, dalawa yung side, tapos kasama din yung included angles nila. So, this is SAS or SAS. Okay, so sana nakatulong ang video ko para maintindihan niyo yung apat na iba't ibang triangle congruence postulates natin at kung paano natin masasabi na congruent yung ating mga triangles by looking at their corresponding parts, corresponding angles and corresponding sides. Okay, kung may mga questions ka ba about sa topic natin today, pwede mo yung ilagay sa ating comment section at mag-like ka na rin para lalong ma-inspire si Teacher V na gumawa ng mga videos na katulad nito. And huwag mo rin kalimutan na i-follow ako sa Facebook. Nag-upload din ako doon minsan ng mga updates. So, pwede rin na message doon kung meron kang gusto pang itanong kay Teacher V. And huwag mong kalimutang i-share din to sa ibang mga kaklase mo na kailangan ng tulong about triangle congruence. Alright? So, see you again sa susunod. Next topic natin is magpo-grouping naman tayo ng triangle. Okay? Alright. So, ingat and goodbye!